Praise God! Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga na naman po ang ating hinaharap ngayon. Lagi po tayong may pagpapala sa tuwing tayo gigising. Kaya nga sinasabi natin palagi, every gising is a blessing. Samahan niyo po akong manalangin sa oras na ito sa ating pagbubulay-bulay ng mabuting balita ng Panginoon. Minamalamin Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kasama po kami na nilikha mo ayon sa iyong buwangis. Panginoon, sa umaga pong ito, magsalita ka sa bawat buhay ng bawat isa. Gamitin mo po ang iyong lingkod na tagapagsalita. Subalit ikaw po ang siyang mahayag, ikaw ang marinig nila, ang tinig mo ang siyang magsalita sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa oras na ito. Salamat po Ama, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Isang muli po, isang mabiyayang umaga sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. I'm always excited when I woke up in the morning. When I wake up in the morning, I'm always excited. Why? Because I know God has something for me. In every day of our life, God has always something for us. Because you are special. I am special. Why? Because God formed you. Nilikha ka ng Diyos. Sa aklat po ng Jeremiah chapter 1 and verse 5, the New King James Version says, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation." Hallelujah. Wow. Before I formed you in the womb, I knew you. Hallelujah. Bago pa po tayo lalangin ng Panginoon sa sinapupunan ng ating mga ina, kilala na tayo ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Kilala ako ng Panginoon. At inari na tayo ng Panginoon na para sa Kanya. Sabi nga ng aklat ng Ephesians in chapter 1, verse 4, He knew since the very beginning kung sino yung para sa Kanya. Kaya sa oras na ito, bago palalangin ang sanlibutan, kilala ka na ng Panginoon. At napaka-espesyal natin sa ating Panginoon. Psalms 139 verse 13 says, "For you form my inward parts, you covered me in my mother's womb." Hallelujah! Ito po'y nagpapatunay na maging yung kaloob-looban natin ay nilikha ng Panginoon. Hindi lamang yung panlabas ang nakikita, kundi maging yung mga nasa loob ng ating katawan, yung ating puso, yung ating atay, yung ating kidney, lahat ng mga yan, even the small intestine and the large intestine, God created everything. And the good news is, God is the one who formed you, and God is the one who formed me. Wow! It's a very big wow. Ang Diyos ang gumawa sa iyo, ang Diyos ang gumawa sa akin. Kung ang Diyos ang gumawa sa iyo, at ang Diyos ang gumawa sa akin, I may say, I am so special. You are very special. Bakit? Nilikha ka ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang gumawa sa bawat isa sa atin. At nung nilikha tayo ng Panginoon, hindi kagaya nung naglikha ang Diyos ng buong sanlibutan, sapagkat basta lang niya sinabi, "Let there be light," and there was light.
let there be plantations in the earth. At nagkaroon ng mga plantation, nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga halaman. At sinabi ng Panginoon, magkaroon ng tubig at mga isda sa tubig. Nagkaroon nga. The Lord just say it. But you know, the good thing is, when God created man, what happened? The Lord used His own hands. Ginamit ng Panginoon ang kanyang sariling kamay para hubugin mula doon sa putik. Hinubog niya ang isang tao na si Adan at si Eva. Ikaw at ako ay hinubog ng Panginoon sa kanyang mga kamay. How special we are. How special you are. Meron tayong touch of love. Merong hawak ng kamay ng Panginoon. Hindi lang basta sinabing magkaroon ng tao. Hindi. Ang sabi ng banal na kasulatan, dumampot siya ng putik at ito'y kanyang hiningahan. Merong paghipok ng kamay ng Diyos. There is a soft touch of the love of God. That's why it's natural for us to be in love. It's natural for us to have love in our hearts. Hindi ho ako naniniwala merong tao na walang nararamdamang pagmamahal. Hindi ho totoo yun. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, meron niyang pag-ibig, meron niyang pagmamahal na nakatago sa kanyang puso. Because God created us so special with the touch of love, with the touch of His hands. Hallelujah! Hindi lang tayo basta sinabi, magkaroon ng tao, dumampot siya ng putik, gumamit siya ng kamay, merong touch. And I know God is touching you right now. Maybe there are people watching right now that you are thinking that you don't have hope. Nobody cares for you. Nobody wants to love you. That's not true. Because from the very beginning, you are created by God. You are created by the hands of God. Meaning, God created us with a touch. And that touch is the touch of the love of God. Wow! That's why we can feel the love of God. That's why He gave His Son for us to be able for us to be saved. Because from the very beginning of the creation, God created us with a touch. And that touch is the touch of love. Can you imagine that? Bawat tao inilalagay sa sinapupuna ng ating mga ina na ang kamay ng Diyos ang siyang naghuhubog sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. You are created by God. Hallelujah. You are formed by God. God formed you and His special touch of hands. God is touching you with His love, with His power, with His anointing. Hallelujah. That's why in every day of our life, we have always touch of God. You have the touch of God. When we wake up, we can feel the touch of God. When we are in trouble, we can feel the hands of God, that He is taking care of us. He is taking care of us. Hallelujah. Why? Because God is the one who formed you, and God is the one who formed me. Kung ang Diyos ang lumikha sa iyo, iingatan ka ng Diyos sa kanyang mga kamay
at hindi kanya pababayaan. Kaya nga po may pangako ang Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sabi po yan ang Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Why? Because God formed you with a touch of love. Hallelujah. That's why He says, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos bago ka pa niya ilagay sa sinapupunan ng iyong ina. Kilala ka na ng Panginoon. Bakit? Siya ang lumikha sa iyo. Siya ang naghubog sa iyo. And we are so special because in many names and billions of people that He knew every name of each one of us. He knew who we are because He is the God who formed us. Siya ang Diyos na humubog at lumikha sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kilala ka niya. Ano po sabi ng salita ng Diyos? Bago ka pa ipinanganak, inihiwalay ka na ng Panginoon. Nilinis ka na ng Diyos. Before you were born, I sanctify you. Wow! We are already sanctified by God. How blessed you are, and how blessed I am that before I was born, I am already sanctified by God. And you are sanctified by the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. How special we are. God formed us with a touch of love. He knew you. He knew me. Kilala niya tayo. At iniingatan niya tayo. And then, before you were born, you are sanctified. I am sanctified by God. Ipapanganak pa lang pala tayo. Inaayos na tayo ng Diyos. Nililinis na tayo ng Panginoon. At dinadala niya na tayo patungo sa paglakad na may kalinisan. Because you are made, you are formed by God to be sanctified. Hallelujah. You are formed by God with a touch of love. You are formed by God because He knew you. You are formed by God to sanctify you. And lastly, He said, I ordain you a prophet to the nation. God formed you because God has ordained you for a purpose. What is your gift? What is your talent? What do you think is a special gift that God has given unto you to be able for you to use that talent and gift for the glory of God? Hallelujah. You know why? Since the very beginning, when God formed you, He ordained you already. He ordained you to your gift that God has given you. Kaya ano man ang ginagalawan mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon, ano man ang kaloob na meron ka, inordain ka na ng Panginoon dyan. Yan talaga ang gagawin mo. Yan talaga ang ministeryo mo. Yan talaga ang patutuhan mo. At mula dyan sa pinagkalooban ng Diyos sa iyong talento o ano man ang magagawa mo na ibinigay ng Diyos sa iyo, dadalhin ka ng Diyos patungo doon sa katagumpayan, sapagkat ang Diyos mismo ang lumikha sa iyo para ikaw ay ordain at dalahin sa tugatog ng tagumpay. God ordained us in victory. God ordained us to be successful. God ordained us to be good and to have a good testimony. God ordained us
to shine for the glory of the living God. Kaya sa umagang ito, kung nararamdaman mo na may problema ka ngayon, kung nararamdaman mo mabigat ang katawan mo, kung nararamdaman mo na parang hirap na hirap ka sa sitwasyon mo, I wanna tell you, God formed you. Nilikha ka ng Diyos. At nagtahilikain ng Panginoon. There is a special touch of love. There is a special touch of anointing. There is a special touch of the mighty move of the glory of the living God. And before He formed you, He knew you already. He called you. Your destiny is to be sanctified in this world. There is a special sanctification of God in your life. And lastly, God formed us. For what reason? God formed us to ordain you to be victorious. God formed us to ordain you to be healthy. God formed us to ordain us to be successful. God formed us to ordain us to be saved. Hallelujah. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, nahihirapan ka man, may karamdaman ka man, o maaring may pangangailangan ka, don't worry. If the Lord touches with love when He formed you and me, started with Adam and Eve, when God formed us with a touch of love, wow, walang hindi niya kayang gawin. Walang hindi niya kayang ibigay sa iyo. Kaya anuman ang pangailangan mo, gusto kong malaman mo at gusto kong isipin mo sa umagang ito na ikaw ay espesyal sapagkat ang Diyos ang gumawa at lumikha sa iyo. Ikaw ay espesyal sapagkat kilala ka ng Diyos bago pa ikaw lalangin at bago pa lalangin ang isang lingkod. Ikaw ay espesyal. Bakit? Dahil bago ka pang pinanganak, na-sanctify ka na. Ikaw ay espesyal. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nag-ordain sa'yo. Do not be worried today. Do not be anxious for anything. Have peace in the Lord because God formed you in a very special way. Tayo sa madaling manalangin. Minamahal namin Diyos, ang mapakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ang Diyos na humipo na may pagmamahal sa bawat buhay ng bawat isa. At ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin bago palalangin ang sanlibutan. Ikaw ang Diyos na naglinis sa amin bago pa kami panganak. At ikaw ang Diyos ang nag-ordain na kami managumpay, kami maligtas, kami managana, at maranasan namin ang iyong masaganang biyaya at pagpapala at paggalaw ng Banal na Espiritu. Father, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare peace to those who are in trouble right now, to those who are under problem, depression. Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, let them feel right now that they are so special. That when you form us with the touch of your hands, and that touch is the touch of your love. Let them feel it right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Dalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa ay maunawaan at maramdaman that you form us to be able for us to ordain in victory, to ordain to be successful, to ordain to be holy. We thank you, Lord, for your touch upon each one of them. In Jesus' name, amen and amen and amen.
Praise God, mga minamahal na kapatid. Lagi ko pong sinasabi sa bawat umaga, ang Diyos ay laging may nakalaang pagpapala. Kaya't bawat gising is a blessing.